Hello mga ka-busy mind, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe and click the notification bell button. Isama mo na yung all para updated kayo kung may bago tayong video. I-share ko sa inyo kung paano paano tatanggalin yung cover at saka yung base ng ating switch. So, tara, pakita mo. So, kung makita natin doon sa may kunting butas, sikwatin lang para makuha yung cover. Yan. Ito yung cover na kuha na natin. Tanggalin natin yung screw. Sa pagtanggal ng switch, kailangan mag-ingat tayo para hindi masira yung base. So ito yung wire sa loob. So tatanggalin natin yung live niya, yung hot. Ito madali lang itong tatanggalin. I-post mo lang ng screwdriver tapos bubunutin. Tanggal na ito. Itong dalawa, ang tawag nito is return cable. Okay. Ito i-share ko sa inyo kung ano ang function ng mga wire na ito. Bakit tatlo ang cable na ito? Yung isa galing yan sa breaker natin, sa lighting breaker, itong itim na cable. So ang live wire natin na galing sa breaker, direkta yan sa baba, direkta ng switch natin. Yung line to naman o kaya neutral or ground, direkta na sa direkta na yan sa light. So hindi na dadaan dito sa switch. So ang tawag ng dalawang puti na wire ay return cable o return wire. Ito yung hot, ito yung return. Bakit dalawa? Kasi yung switch natin ay tugang. So pag sinabing tugang, dalawa ang kinokontrol niya. So iisa lang yung hot. So paano ito gawin? Isa lang hot, dalawa ang switch. So ang mangyari nito, itong hot natin, ikabit natin sa isang switch. Halimbawa, ito. Ito ang jumper ng ating switch. Yan. Tanggalin natin. Madali lang itong ipo. Kasi push mo lang. Halimbawa, isa lang ang switch natin. Yan. I-push lang natin yung hat.
Pag isa lang ang switch na ginagamit natin, ito yung connection niya. Yan. So, automatic na yan. Pag dalawa, siya nga pala, pag maglagay tayo ng switch, titingnan natin yung position ng ating switch. So sa likod, pag ang on natin ay dito, yung hot natin doon sa ibaba natin ilagay. Ito, itong hot natin. Hot wire doon sa ibaba natin. Yan. Push lang ng todo, tapos nakalock lang, automatic maglock yan kasi may higpit yan sa loob. So ito yung return cable natin. Yan, kahit saan dito ilagay natin, pareho lang yung contact nya. So kahit dito pa natin ilagay, function pa rin kasi pareho lang yun ng contact nya. So ito, pag sinabing single or one gang lang ang switch, ito lang ang connection. Ito ang connection ng one gang na switch. Kung two gang siya, kailangan dito na naman sa kabilang switch. Yan. Ang tanong, gagana ba yung isang switch? So, hindi. Kasi, yung hot natin, dito lang dumaan. So, ang gagawin, mag-jumper tayo dito para makakuha tayo ng hot wire or live wire na mag-supply dito sa ating isang switch. So, para malinaw, paano gawing tugang yung switch natin? Magdagdag tayo. Ito ang tamang pag-connect ng tugang switch. So, i-jumper natin yung dalawang switch. Yung jumper na ito, kahit anong color ng wire, walang problema kasi jumper lang ito ng ating hot wire. So ito yung hat natin. Yan. Ilagay natin dito. So, ibig sabihin, yung live wire natin, naka-jumper na sa kabila, direkta na yung supply natin, dadaan na dito kasi gina-jumper natin. So, itong return, dalawang return. Yan. Lagay natin diyan. Yung isa naman, dito. Yung pagbalat natin sa cable, kailangan na tamang-tama lang sa sukat. Kasi pag sobrang exit, di maka-lock doon sa ilalim. Kahit bunutin mo yan, di na yan. So, ngayon, subukan natin. Gumagana ba? I-on natin yung breaker. Live na ito. So, iti-testing natin kung iilaw ba. Yan.
Pakita mo yung ilaw. Yun, yung unang ilaw. Yung isa naman nasa labas. So, dalawa na ang kinokontrol ng switch na ito. So, pag tinanggal natin yung jumper, isa lang ang gumagana. So, ito, mag-ingat tayo kasi may kuryente na ito. Huwag lang matanggal yung duct natin. So, sa paglagay ng cable sa ilalim ng box, ingatan natin na i-lock natin yung cable. May iba't ibang klase ng switch. Kailangan maayos yung pag kasi pag na mali ng pagkalagay, pangit na tingnan. So may direksyon yan sa switch. Kung saan dapat natin ilagay. Ito, pag gawin mo itong trigang na switch, ito, dagdagan natin ang isa. Lagay natin sa gitna. So, yung cover na ito, ito, wala na to. So, lalagyan lang natin ng isang switch, lagay natin sa gitna, tapos dagdagan natin ang isang cable. So, pag trigang, apat na cable ang papasok dito. Isang live, at saka dalawang at tatlong return pag trigang yung ating switch. So, yun ang connection ng trigang na switch. So, titingnan natin may direction yung switch saan dapat natin ilagay. Yeah. Ito ay kailangan ma-align ng tama para ang position ng switch pag nakaharap ka kailangan sa right yung on niya, hindi sa left tulad nito. Pero walang problema kahit magka baliktad yan, iilaw pa rin. Pero dapat susundin natin yung direksyon ng ating switch. So, makikita natin may up and down. Pag baliktad yung pagkalagay natin, yung label ay baliktad din. So pangit tingnan. So susundan lang natin yung switch. Yan. Okay, nito. Ganun pa rin. Press lang. Lock na yan. Okay, yun lang ang maisi-share ko sa inyo.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, please like and share to others para may matutunan din silang bago tungkol sa paglagay ng tugang switch at pagpapalit nito. Okay, bye-bye mga ka-busy mind.